Itinigil ang operasyon sa MRT dahil sa lindol. Para sa update, nakatutok live si Susan Enriquez. Susan. Atom, andito tayo sa station, MRT Station 3 dito sa Quezon Avenue. At kung makikita mo, itong mga pasahero na ito na nasa kanan ko, naghihintay sila ng mga pampasaherong bus o kaya naman yung mga AUV kasi sila yung mga dapat sasakay ng MRT pero hindi nga sila nakasakay dahil itinigil ang operasyon simula kaninang alas 5 ng hapon matapos magkaroon nga ng paglindol. May mga mangilan-ngilan pa rin mga pasahero na pumupunta dito sa may elevator at hindi pa rin nila alam na tumigil na yung operasyon ng MRT kaninang simula kaninang alas 5 ng hapon. Kaya may gwardiya dito na may hawak na megaphone, may megaphone at siya nagbibigay ng anunsyo doon sa mga pasahero na tigil ang operasyon. Sir, ano oras tinigil ang operasyon? Ma'am, yung dumating po yung lindol, 5:11 po. Tinigil na? Tinigil na po. So, hanggang kailan daw magre-resume, hanggang kailan yung ginagawa inspection? Di pa ko mga sabi ma'am kasi sinisip ko na po sa mga engineering yung linya kung wala bang nasira sa release. Okay. So, itong megaphone, para saan po itong megaphone na ginagamit nyo ngayon? Paalala lang po sa mahal namin mga pasahero po. Para di na sila mapagod pag-akyat sa taas dahil hagdanan pa naman po. Pati pong elevator, sinasara din po. Marami ba bang pasaherong hindi alam na tigil operasyon? Marami po, hindi alam po ma'am sir. Dahil sa yung iba ngayon pa umuwi, galing sa trabaho nila po ma'am. Kaya tuloy-tuloy yung pagbibigay nyo na announcement? Tuloy-tuloy ko ang announcement ma'am sa mikapon po. Okay. Para hindi na sila maakyat sa taas. Yan. Kailangan siya magbigay ng announcement dahil yung iba nga hindi pa ho nila alam. Yung mga galing ho ng trabaho, hindi nila alam na dahil doon sa nangyaring paglindol, itinigil ang operasyon ng MRT simula kaninang alas 5 ng hapon. Ito, yun yung elevator. Dito yung pinaka-hagdan. Dito may mga umaakyat pa kanina. At yung iba, siguro hindi nila pinapansin yung sinasabi announcement ni Manong. Kaya nagtutuloy-tuloy. Ito naman yung mga pasahero na naghihintay ng bus. At dapat ba sa MRT kasasakay? Opo, kasi yung everyday na sinasakyan ko. Tapos kailan mo nalaman na wala operasyon? Siguro an hour ago. Tapos ngayon, nag-aabang ka ng bus at napakatagal. Kaka-resume na ng MRT kaninang umaga. Ngayon mukhang isang linggo na naman bago magkaroon. At saan kayo nabutan ng lindol kanina? Sa opisina po. So isa lamang ko siya sa mga pasahero ngayon. Ayan, naglagay na ng paskil. Tingnan natin, pwede ba natin makita yung paskil? Ayan. MRT yan, naglagay na sila ng paskil dito na MRT stop operation. Yan, we are currently assessing the operational status of our station. Please bear with us. Yun yung nilagay. Ganyan nga, kapapaskil-paskil pa lamang nito dahil hindi pa nga ho alam ng ibang mga pasahero na tumigil ho yung operasyon dahil nga doon sa nangyaring paglindol kanina. Pero yun, ang nagiging problema natin ngayon, medyo matindi yung traffic ngayon sa EDSA at napakaraming pasahero dahil siyempre yung mga sasakay ho ng MRT. Wala ho silang choice kundi sumakay ng bus. Ayan, kaya tambak ho ang mga pasahero natin na naghihintay ngayon na masasakay ang bus pauwi sa kanilang mga tahanan. Medyo punuan yung mga bus na dumadaan dito. Standing ovation lahat. Yung nakikita natin kaya hindi na rin ho tumitigil yung ibang bus na nandito dito ngayon at dinadaanan na lamang ho nila yung mga pasahero na naghihintay naman. So, yun na lamang po. No? Paalala ho, antabayanan na lang natin ang magiging announcement ng MRT kung kailan sila magtutuloy ng kanilang operasyon dahil nga sa sinasagawa nilang pag-inspeksyon dulot na nangyari paglindol kanina. Balik muna sa iyo, Atom. Naku, sana hindi masyadong mahirapan yung ating mga kababayan sa pag-uwi. Maraming salamat, Susan Enriquez.